Sa kabila ng usapin sa mass testing at flattening the curve, matatagalan pa bago bumalik sa dati ang lahat. Para harapin ang new normal na ito, naisipan ng ilang jeepney driver na mag-DIY ng mga praktikal at pang-araw-araw na solusyon. Ang mga pasahero malagagambang papasok sa karton-kartong harang ng jeepney. Trapal naman ang proteksyon ng iba para achieve pa rin ang social distancing. One seat apart at kalahati sa regular seating capacity. Yan ang guidelines ng Department of Transportation para maiwasan ang higit na pagkalat ng COVID-19 sa mga nagko-commute. Hindi madali ang pag-implement nito na masisigurong may wastong distansya ang mga pasahero sa isa't isa at maiiwasan ang physical contact sa pasahan ng pera. Wow! Nice guy! Bye! Iwas COVID. Hello, sir! Kaya sa Cagayan de Oro, naisipan ng isang mekaniko na gawing honesty jeepney ang pinapasada niya. Gagawa kaya ako ng free collection box para doon na lang sila maglalagay ng pamasahin nila. Hindi na kailangan pasa-pasa pa sa mga pasahero ay abot sa driver. Walang contact ang isa't isa. May mga recycled materials na ako na ginamit. Kunting pintura. Sinukat ko talaga siya. Kaya magkakaroon talaga ng tamang social distancing na one seat apart. Plastic yung nilalagay. Mainit, lalo na sa panahon natin ngayon. Ganito, mas okay. Dahil hinuhulog na lang ang bayad sa fare box, kinabitan na rin ni Kuya Reynan ng shield ang driver's seat. Instead na yung ibibigay nila ay sakto lang na pamasahe, maraming ang sumusobra. Yung kinikita ko noon, almost the same na doon sa biyahe namin noon na wala pang COVID. Ako, naka-install na camera dito. So, alam ko kung sino yung hindi nagbabayad, pero pinapabayaan ko na lang. Siguro, mas kailangan niya yun. Ang kapatid niyang si Raul, minikover na rin ang kanyang jeepney. Sana po, ito po ang gawin sa mga lahat ng operator para siguridad sa mga pasahero na hindi sila maawaan ng virus. Kung hindi malagyan ng box, ma'am, malabo. Ayon sa DOTR, ang jeepney pa rin ang pinaka-dominant mode of transportation sa bansa. Sa Metro Manila pa nga lang, may 685 jeepney routes na. Ngayong may COVID pandemic, bukod sa napipintong banta ng modernization at jeepney phase-out, nariyan pa ang kabawasan sa kita dahil sa new normal sa transportation. Dagdag pa rito ang bagong labas na memorandum ng LTFRB na sa ilalim ng GCQ, kailangang may record ang mga pampublikong sasakyan ng pangalan, contact number, petsa at oras ng pagsakay ng bawat pasahero. Part of the safety protocol is contact tracing measures that we put in place for public transport system. On the part of the passenger, we are requesting them and appealing to them na kung pwede maisulat din yung mga sinasakyan nyo ng pampublikong sasakyan. So just in case meron pong isang tao na positibo, madali lang po silang i-trace. Ang ilang jeepney groups, mahihirapan man, paparaanan na lang ang pag-comply. When it comes to modern jeepneys, madali lang po yan. Lahat ng bumili ng card, nag-fill up po yan ng information sa mga traditional na jeep. Dito po medyo may kahirapan. Yung just imagine, bago sumakay, kukun mo information sheet ng pasaheros. Every time ibababa, may sasakay, kukun mo ang pasaheros, nakihinto ang jeep. Or meron na kaming papel na hawa. O maglalagay kami doon sa likod ng driver na isang box. Ma'am, pakipila pa, sir, pakipila pa na lang po ito. Kailangan magkaroon ng honest ng mga pasaheros to fill up their information sheet. Tamang information po ang ilagay para sa kaligtasan nating lahat. Ayon sa eksperto, pwedeng manatili ang SARS-CoV-2 sa pera ng ilang oras. Pero kailangan munang may sapat na virus na makuha at maipasa sa mata, bibig o ilong bago nito maapektuhan ang katawan. Para makaiwas rito, mahalagang i-disinfect ng mabuti ang mga kamay matapos humawak ng pera. Pag binubuksan namin to sa tabo, naglalagay kami ng Zone Rocks para ma-disinfect. Lahat ng pera doon namin nilalagay. Tapos bago ko ipasok tong jeep dito sa loob, sa labas pa lang, mag-spray na kami ng pang-disinfect. Sa naisipang sistema, tiwala si na Kuya Reynan na magtutuloy-tuloy ang honesty sa kanilang jeepney. Nabubuhay ba yung bayanihan? Inisip siguro nila, syempre, ilan na yung sakay namin tapos hindi pa magbabayad. Buong mga Pilipino, mas naniniwala ako na mas maraming mababait na tao. Habang ginagamay pa natin ang iba't ibang aspeto ng pamumuhay sa community quarantine, tayo-tayo rin ang magtutulungan. I'm Shai Lagarde, I stand for truth.